coronavirus disease o COVID-19 ay isang nakahahawang sakit na dulot ng bagong coronavirus. Karamihan sa mga taong magkakaroon ng impeksyon ay makararanas ng hindi malalang sintomas at gagaling. Ngunit ang iba ay makararanas ng malubhang sakit, lalo na sa mga matatanda at mga may dati nang karamdaman. Narito ang ilang mga simpleng hakbang na maaari mong gawin upang maprotektahan ang kalusugan mo at ng iba. Una, hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Ugaliin ang puspusang paglilinis o paghuhugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig o paggamit ng hand sanitizer na may alcohol. Ikalawa, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig. Maraming hinahawakan ang mga kamay at maaari itong makakuha ng mga virus. Kapag kontaminado na ang kamay, naililipat ang virus sa mata, ilong at bibig at maaaring pumasok sa katawan at magdulot ng sakit. Maging mapagmatyag tungkol dito. Ikatlo, takpan ang iyong pag-ubo at pagbahing. Siguraduhin ikaw at ang mga tao sa paligid mo ay sumusunod sa tamang respiratory hygiene. Ibig sabihin ito ay ang pagtakip ng bibig at ilong gamit ang loob ng siko o tissue kapag uubo o babahing. Agad na itapon ang gamit na tissue sa basurahang may takip at maghugas ng kamay. Ikaapat, iwasan ang matatao na lugar at ang malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Panatilihin ang hindi bababa sa isang metrong pagitan mula sa iyo at sa kung sino mang may lagnat o ubo. Sa pag-iwas sa mga matataong lugar, nilalayo mo ang iyong sarili mula sa mga taong maaaring may COVID-19 o sino mang may iba pang may sakit. Ikalima, manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Sa pagpapanatili sa loob ng bahay at hindi pagpunta sa iba pang lugar, gagaling ka ng mas mabilis at maiiwasan ang pagkalat ng sakit sa ibang tao. Manatili sa bahay kung ikaw ay may nararamdamang sakit kahit na sinat at ubo lamang. Ika-anim, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa iyong lugar. Makatutulong ito upang masiguro na tama ang payong mabibigay sa iyo at maiwasan mong makahawa sa iba. Ikapito, kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang autoridad. Alamin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa mapagkakatiwalaang autoridad. Siguraduhin ang impormasyon ay mula sa maaasahang mga tagapagsalita, mula sa Department of Health, World Health Organization, o iyong lokal na health worker. Dapat ay alam ng lahat ang sintomas. Sa karamihan ay nagsisimula ang COVID-19 sa lagnat at tuyong ubo. Isang paalala mula sa Representative Office for the Philippines of World Health Organization, kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Masayang araw mga bida mag-aaral. Ito ang Radyo Balibago, ang maghahatid sa inyo ng primerong paalaman. Masayang buhay! Kami ay nasasabing makasama kayong mag-enjoy at matuto dito sa Radyo Balibago. Ako si Teacher Talia. Ako naman si Teacher Carmelo. At sabay-sabay tayo sa class ng mga bagong paalaman. Hatid na mauhusay natin mga guro
mula sa Balibago Primero Integrated School. Handa na ba kayong matuto at tumuklas ng mga bagong kaalaman? Kung handa na kayo, sabay-sabay naging bigkasin. Nasabik na akong matuto. Isa, dalawa, tatlo! Sabik na akong matuto! Radyo Balibago! Ito ang radyong tuyak na maghahatid sa inyo ng primerong kaalaman at kasiyahan. Hashtag Matuto sa Itna ng Pandemya. Isang munting paalala bago tayo magsimula. Makinig tayo mabuti sa ating radio teacher dahil magkakaroon tayo ng maiksing pagsusulit pagkatapos ng ating leksyon. Kung kailangan ninyo magbanyo, gawin nyo na ngayon. Dahil sa ilang saglit lang, ay ihahatid na sa atin ng ating guro ang bago nating leksyon. Kumuha na rin ng papel at lapis upang maisulat ang mga leksyong matututunan sa baksa natin ngayon. At handa na rin ang inyong radio teacher sa araw na ito. Hello, teacher! Good morning to our grade 9 learners. This is your school on the air in English. I am grateful to be with you today. You are now listening to our School on the Air program. I am your teacher, Sir Ryan, from Balibago Primero Integrated School, serving you. It's a good day to learn new things. I am thankful in spite of the COVID crisis we are in, you are still willing to learn. Make sure that you are now in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear. At this point, get your learning activity sheets in English 9, Week 6. Again, get your learning activity sheets in English 9, Week 6. Before we start, make sure you have your pen, paper, or notebook with you. This time, hold your learning activity sheets and let's have a quick walkthrough. Make sure that the title of the last that you are holding is Reacting to Lay Value Judgment on Critical Issues that Demand Sound Analysis. Again, the title of the last must be Reacting to Lay Value Judgment on Critical Issues that Demand Sound Analysis. To be guided in using this last, here are some reminders. Take your time in reading the lessons. Read and follow instruction in the activities. Answer all the activities honestly. And lastly, check your answers using the answer key provided in the last pages of your last. Now, let's start with our lesson. Go to page 1 and start learning. How do you define value judgment? How about sound analysis? What are critical issues? At the end of this lesson, you are expected to answer these questions. Life forces us to make choices, to rate things as better or worse, to praise or blame or to judge what is good or bad. And these show that people have emotions. Our decisions are driven by our personal judgments, and these judgments are based on particular principles, beliefs, or a value system that dictates what is right from what is wrong. This learning activity sheet highlights the lesson about value judgment and need to consider sound analysis in making judgment on critical issues. Value judgment, critical issues, and sound analysis. Value judgment is a claim about something's moral, practical, or aesthetic worth. They often say that value judgments are normative, which means they evaluate things with respect to certain standards or norms. Subjective judgment is based on individual personal impressions, feelings, and opinions rather than external facts. Example of value judgment. He should not taken the money because that was stealing. And stealing is wrong. Sound analysis is an examination of the elements or structure of a situation conveying specified impression when heard and encountered a situation that needs an action.
Objective judgment is based on observable phenomena and uninfluenced by emotions or personal prejudices. That's from Farlex in 2003. Example of objective or factual judgment. Taylor's height is 5'10". This example is a judgment based on observed facts or quantitative analysis. Sound analysis is the process to weigh the evidence. It is based on objective or factual judgment that does not depend on anyone's principles, beliefs, preferences, desires, but only on the nature of reality. Critical issues are matters that are concerned to the broad population. Example of this is food insecurity and famine, health issues like COVID-19, the need for gender equality, and water scarcity. These are just some examples of critical global issues we experience today. Now, turn to page 2 and provide what is needed or what is being asked in each item. Okay, for activity A, write true if the statement is correct and false if it is incorrect. Write your answer in the space provided before each item. And for your activity B, tell whether the statements are value judgment or fact claim. I know you can do it. Afterwards, turn to page 3 and read the critical issues. Analyze the statement taken from the article by identifying the fact claim mentioned on the article. Then, react or give your value judgment to the issues based on this information. And for your activity D, read the video transcript of America's President Barack Obama. Find out the issue he has presented in his message to the American people, then answer the questions. I'm sure you can relate to these readings. You can use extra sheets of paper if necessary. Now, turn to page 7. Did you enjoy the activities? Now, you can apply what you learned by reacting to lay value judgment on critical issues that demand sound analysis. We will now proceed to the most exciting part of the lesson. Reflect by answering the following questions based on your learnings from this lesson. Number 1. What have I learned? Number 2. What are the things I want to apply in real life? And number 3, what are the learnings I want to share to others? What part of the lesson did you enjoy most? Make sure to answer all the items in the activities. We are about to end our first episode for today in English 9. Keep safe and join us again on the next episodes of School on the Air. Again, this is Sir Ryan, your teacher broadcaster for English 9, Week 6. Thank you, and have a great day. Isa na namang episode na punong-puno ng saya at aral ang napakinggan natin sa araw na ito. Muli niyo kaming samahan sa susunod nating aralin dito sa Radyo Balibago na kung saan tiyak ikaw ay mag-e-enjoy at matututo. Ako ang inyong lingkod, Teacher Giselle. Hanggang sa muli, ako si Teacher Carmelo. Laging tandaan, kayong kabataan ang pag-asa ng bayan at edukasyon ang inyong hagdan sa mas matatag na kinabukasan. Kaya mag-aral kayo lagi ng mabuti. Kahit nasa gitna tayo ng pandemya, ito ay hindi hadlang para patuloy tayong matuto. Hashtag, matuto sa gitna ng pandemya. Hanggang sa muli! Paalam! Radyo!